Welcome to Mount Tanglawan, home of the God in Sakin. Our day hike here was fun and exciting. Pagod na ako. Wala nang katapusan tong inaakyat namin. Challenging. Pagod na po kami. Tired. Ayoko nang umakyat ng bundok. But also, chanting and fulfilling. Hello everyone! Hello mga kagala! Welcome to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing with you guys our Mount Tanglawan Day Hike story. At simulan natin yan dito sa pagsakay namin sa Monster Jeep. Nasa 2 hours din ang biyahe sakay nitong Monster Jeep bago marating ang registration area ng Mount Tanglawan. Kaya naman, ang usapan namin ng dalawang girls na kasama ko dito sa taas na si Arlene at Rachel ay 20 minutes lang kami on top, but guess what guys, kung saan aabutin ang 20 minutes namin. Medyo hesitant pa nga kami mag-topload nung una, pero nakaka-enjoy pala siya guys. May pa-sound trip pa itong mga kasama namin sa likod. Di lang pwede iparinig kasi baka makapiright tayo. Along the way, mga magagandang tanawin ang iyong makikita at nagtataas ang mga pine trees. Ingat lang guys dahil baka mahagip ka ng mga sanga ng halamang umaabot sa Monster Jeep. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ganyan guys yung mga daan nito, puro zigzag, makitid, at may mga part pa dyan na puro pataas siya. Hanga din talaga ako sa mga driver nila dito, ang husay nila magmaneho. Pag nakita na ninyo ito guys, ibig sabihin malapit na kayo sa registration area. At ibig sabihin din yan, yung napag-usapan naming 20 minutes kanina ay umabot ng 2 hours. What? Ito ang Sinakbat Barangay Hall guys. Dito ang registration area ng lahat ng aakyat sa Mount Tanglawan. Dito kami nag-register, uminom ng free coffee. Ang sarap ng kape nila guys. At nag-short briefing before ang hike. Time check, 9 AM na guys. Mag-i-start pa lang ang aming trek. Guys, kapag aakyat kayo ng Mount Tanglawan, ang number one tip ko sa inyo ay mag-start kayo ng maaga. Siguro nagtataka kayo guys, bakit 9 AM na kami nakapag-start ng aming trek. Sobrang traffic kasi sa Manila, kaya late na kami nakaalis doon at gantong oras na kami nakarating dito sa barangay Sinakbat. Number 2 tip ko sa inyo guys, magdala kayo ng maraming tubig, mga 2 to 3 liters. Kasi walang source of water dito sa Mount Tanglawan, lalo na kapag ganitong dry season at sobrang init sa trail. Number 3 para sa mga first time na aakyat ng Mount Tanglawan, lalo na sa mga beginner hiker na gusto itong aakyatin. Dapat guys, you have to be prepared physically. Dapat nakapag-jogging kayo at meron kayong cardio exercise. This is Miss Cor and Sir Victoria guys. Sobrang thankful ako sa kanilang dalawa. Sa sobrang init at pa-start na yung assault part nitong trail na ito, pakiramdam ko magko-collapse ako. Nagdidilim yung paningin ko, kaya binanggit ko yun kay Miss Cory at sabi niya nga magpahinga muna ako. At silang dalawa, binantayan nila ako hanggang mag-stabilize yung pakiramdam ko. Kaya kung napapanood nyo to guys, yung vlog na ito, sobrang maraming salamat talaga at sobrang na-appreciate ko yung kabutihan nyo sa akin. Kabutihan namin ka. Munti ka na tayong mabura.
At dahil nga okay na yung pakiramdam ko, nauna na sa amin si Sir Victorio at naabutan na rin kami dito ni na Miss Rachel at ni Ardine. Hi to my vlog. Hi. Pagod na po kami. Mas maganda po. Ano po ate? Ate, ano pangalan mo? Mary Ann. Mary Ann. Si Mary Ann, hi ka sa vlog ko. Siya po ang aming tour guide. Si Mary Ann, hi ka sa vlog ko. Hello. Ilocano nga ng salita. Ha? Ay, ito pa. Sa Baguio ng Ilocano. After namin magpahinga, ito na naman kami. Sabak na naman ulit sa akyatan. Nasa likuran ko si Sis Arlene at nasa unahan ko naman si Miss Corey at si Rachel. Ang organizer nga pala guys ng tour na ito ay ang Dare to Explore PH. Ilalagay ko na lang sa description box ang link sa kanilang FB page if gusto nyo mag-inquire or mag-book ng tour sa kanila. 10:30 AM nang marating namin itong Mossy Forest ng Mounting Lawan. Tip number 4, magdala kayo guys ng trail food at pack lunch dahil walang nabibilhan ng food dito sa Mounting Lawan. Isa ito sa sikat na spot dito sa Mounting Lawan dahil sa mga human-made rock fight. At dahil malilim itong area, nag-decide kami na magpahinga na rin muna dito sandali. After namin magpahinga, tuloy na naman ulit sa pag-akyat at itong dinadaanan namin guys ay puro paahon na siya, puro pataas na. Welcome to my team, Team Sweeper. So, nag-iisa na lang ako sa trip. So, puro pa ako na to. Isip ko bakit nga ba ako umakit ng bundok. So ayan guys. Iyak pa. It's 11 AM na guys. Finally nakarating din ako sa campsite area nitong Mounting Lawan at naabutan ko rito yung mga kasama ko na nagpapahinga na rin. For the vlog. Ay, kayo sa vlog ko. Ba't ba kayo umakit ng bundok? Ito guys, yung papasabi ka na ayoko nang umakit ng bundok. Pero sa pag-uwi ko ng bahay namin, isipin ko na naman kung ano na naman yung susunod kong aakyat.
Pag nakita na ninyo ito guys, ito na yung last assault before the summit. And finally, at 11:45 a.m., narating ko rin ang summit nitong Mount Tinglawan. Yehey! And that is the famous Mount Tinglawan Carrot Peak, guys. Sayang lang at walang clearing, kaya hindi natin makikita yung view sa likod niyan. Pero aakyatin natin yan later. For now, pupunta muna ako dito sa kabilang side nitong summit. Tignan natin kung may makikita ba tayong view dito. At ayan guys, walang clearing. At nakapila na kami ngayon guys dito sa baba ng Carrot Peak. Kunwari, hindi kinakabahan pero tignan natin mamaya kung anong mangyayari. Kung manginginig ba ang tuhod ng mga ayan. And now my turn guys. Nung nakapila ako kanina, hindi pa ako masyadong kinakabahan nun eh. Pero nung ako na, itong time na to, grabe, ramdam ko talaga yung magkahalong nervyos at kaba. Kapag first time mo kasi guys na akyat dyan at kahit may tubig ka nakakapitan, mangangapa ka pa rin if saan mo dapat iapak yung paa mo at saan mo siya susunod na ihahakbang. Yung kamay mo naman, di mo alam if saan mo ba dapat ihawak. Medyo nakakalito siya ng konti. Pero ang pinaka-importante dyan guys ay kumapit kayong mabuti sa lubid, lalo na kapag kayo ay nasa bandang gitna na ng part ng Carrot Peak na iyan. And finally reached the Carrot Peak, yehey! Another check na naman ito sa aking bucket list. Alam nyo guys, before pandemic ko pa ito gusto akyatin. And now, finally, after 4 or 5 years ata, nagawa ko rin siya. Thank you, Lord! Kung mahirap guys yung pag-akyat dito sa Carrot Peak, mas challenging yung pagbaba nito. Pero kaya naman. Nang matapos na lahat kami sa group na umakyat sa Carrot Peak, nag-decide na kami na bumaba na sa campsite para doon mag-lunch. Umambun nga pala guys habang kami ay pababa, kaya wala akong masyadong video. Kaya ang tip number 5 ko sa inyo guys, magdala kayo ng raincoat para ready kayo in case na maabutan kayo ng ulan sa trail. 1:30 p.m. na guys pagkatapos naming mag-lunch at makapagpahinga, nagsimula na ulit kaming maglakad pababa dito sa Mount Tinglawan. At sila yung lead team guys sa group namin. Grabe ang bibilis nila. Siguro nasa 2.5 hours lang naakyat na nila yung summit nitong Mount Tinglawan. Grabe. Mapapasana all ka na lang talaga. At ito naman ang team sweeper guys. Siyempre kasama ako dyan. Kami yung 10% hike, 90% photoshoot. What? Siyempre, dapat sulitin natin yung moment na naandito tayo sa bundok ng Mount Tinglawan. Pagi na yung paligid guys, pero ang ganda niya pagmasda, nakakatuwa. Hindi ko lang alam sa inyo kung gusto niyo yung ganitong klase ng weather, pero ako gustong-gusto ko talaga siya. Parang ang magical lang kasi ng feeling, ang peaceful, ang calm, tapos para kang pumasok sa ibang mundo. Yun yung feeling talaga namin ng moment na ito guys. Kaming team sweeper, medyo nagtagal kami ng konti dito. Sorry na lead team ah. Kasi sobrang in-enjoy talaga namin yung moment. Tapos nakailang take din kami ng videos dito. Kasi syempre pang FB at IG reel na rin. At pang memories syempre. Thank you.
Hi guys! So itong part na ito ng trail, dalawa na lang kami ni Miss Cory ang magkasama. Naiwan na namin sila Miss Rachel at Arlene. Sobrang layo na talaga namin sa kanila kasi hindi na namin sila matanaw. Si Miss Cory guys, ang bilis din niya, minsan ang layo ng pagitan naming dalawa. Kaya kapag pakiramdam ko ay mawawala siya sa paningin ko, tinitigil ko talaga yung pagkuha ko ng video at tumatakbo ako para hindi ako malayo sa kanya. Ang hirap mag-isa sa trail guys ha, lalo na 2:30 PM na nitong mga oras na to. Sobrang init na sa trail at medyo kinakabahan ako kasi nga baka kung ano na naman yung mangyari sa akin. Kaya hindi ko hinahayaang malayo sa paningin ko itong aking kasama na si Miss Cory. May mga part nga pala guys sa trail na ito ng Mounting Lawan, yung pababa na medyo madulas dahil sa mga tuyong dahon ng pine trees. Kaya ingat lang din guys. Ang layo ng pagitan namin ni Miss Cory guys, diba? Wala na kaming usap-usap niyan. Ang gusto na lang talaga namin nakabalik sa jump off area kasi sobrang napapagod na kami. Pero ito yung pakiramdam namin itong mga oras na to. Parang hindi matapos-tapos yung trail. Medyo nahihiwagaan na nga rin kami sa nangyayari dyan. Pag-iting-ating lang. Pagod-pagod lang. Nakakainak. Layo pa namin. Malayo pa namin guys. Na-stress na. Grabe siya. Nung kaninang puro pababa. Ngayon puro paakyat naman siya. Pakiramdam ko. Wala nang katapusan tong inaakyat namin. Naliligaw po kami. Pinahaba lang po talaga namin. Naliligaw po kami ng landas. Nahirap po talaga yung walang gumagabay. Kaunan na sila sa atin. Oo. Ate! Hindi ba dito? Balik po kami at kami ay naliligaw. Hindi na po namin alam kung pa saan kami. Tatanungin natin. At iyan guys ang aming kwentong Mounting Lawan. Pagbalik namin sa jump off, natatawa na lang kami sa mga nangyari. Isipin nyo kaming team sweeper, naligaw pa pero nakakatuwa yung memories na nabuo namin dito sa Mounting Lawan. Wala mang clearing sa summit. Ang importante, naging memorable yung karanasan namin sa pag-akyat namin dito sa bundok ng Mounting Lawan. At dito ko na rin tatapusin ang video na ito. Thank you guys for watching. Please like and subscribe and see you on my next vlog. Bye!